Hi guys, ngayon guys eh gagawa tayo ng pandesal. Alam ko ang dami nang gumagawa, pero yung sa akin naman guys, kung ano ba yung iniimbento ko lang yung paggawa ko ng pandesal, nilalagyan ko ng ibang mga yung nasa kusina lang, yung simpleng pandesal. So ano lang naman yung simpleng recipe. Kasi yung ginagawa ko kasi guys, ano yung kung ano lang ang mayroon tayo sa kusina. So, later guys, ipapakita ko sa inyo kung recipe at paano ginawa. So, ito na guys. Hinalo ko na lahat guys para ano naman. Kasi, isang haluan lang naman lahat guys. Yung recipe ng ating siupaw na yung abot kaya sa kusina. Yung kung ano lang ang mayroon tayo sa kusina, guys. So, inaano ko na siya. Hinahalo ko na kanina. Lahat-lahat. Kasi isang haluan lang naman. Pag ako gumawa ng pandesal, guys, isang haluan lang. So, ito yung ingredients natin, guys. 3.5 cups flour. 5 tablespoon sugar. 1 tablespoon yeast. 2 tablespoon condensed milk, 3 tablespoon cooking oil, at saka yung isang pinch na, yung pinch lang, yung isang kurot ng salt. Tapos, haluin nyo lang ng haluin. Tapos, kung may hand mixer naman kayo guys, mas maganda yung may hand mixer kayo kasi madali na kayong kumbaga hindi nyo manumano yung masa, madali nyo mano yung dough. So, later guys, imi-mixer natin yan guys. So, later. So, ito guys, imi-mixer natin guys. Mixer lang, lang talaga natin guys. Yung hanggang yung dough niya, naririnig nyo ba ako guys? So, ganun lang guys. Hanggang yung dough niya na lalapot. So, later guys. So, tingnan nyo guys, ayan siya guys, Unti-unti na siyang So, madali lang yan guys. Basta may hand mixer kayo. Pag may hand mixer kayo guys, yung tips ko sa inyo, yung normal lang na hand mixer, huwag nyong i-over ng 1 kilo, guys. Kasi, mabigat na yan, guys. Yung normal na ganitong hand mixer, guys, hindi na kaya yung u-over ng 1. Yung 1 kilo. So, dapat 1 kilo lang talaga ang ilagay nyo pag mag-hand mixer kayo, guys. Maliban lang doon sa yung malaking mixer talaga, yung pang-bake talaga. Pero kung hand mixer lang, guys, dapat 1 kilo lang talaga. So, ganito guys, ipatuloy natin guys. So, hanggang lang talaga siya guys, yung hanggang kikinis yung niya guys. Nakita nyo guys, unti-unti na siyang kuminis yung guys. So, later guys, ipapakita ko sa inyo guys later. So guys, tapos na tayo. So, kuha lang tayo ng kunting-kunti guys na harina para doon hindi dumikit. Tapos, natin guys. So, ito na yung niya guys. So, tingnan nyo guys, ang lambot na niya. So, dapat talaga malambot yung talaga niya bago nyo anuhin. Dapat malambot talaga. So, tingnan nyo guys. So, iganon lang guys. Iganon nyo sandali. Ganon. So, hanggang siya. So, para lang din kayo naglalaro guys.
So, tingnan nyo guys, unti-unti siyang luminis yung dough. So, tingnan nyo guys. So, ayan na siya. So, tingnan nyo, ang ganda na ng texture ng dough niya. So, pwede natin yan guys, yung inanuhan natin kanina, lagyan natin ng kunting oil lang guys, para hindi didikit. So, ganun lang. So, ganun siya guys. So, unahin nyo ganun, tapos ikutin. So, ganun na guys. Tapos, ano? So, dapat guys, takpan nyo ng ganito yung plastic guys, para yung ano niya, madali siyang tutubo. So, ganyan yan siya guys. So, patubuin nyo to guys ng pinakababa isang oras. Tapos, kung tingnan nyo lang, kung sa tingin nyo na hindi pa dumoble yung dough niya, huwag nyo munang gawin, huwag nyo munang kukunin kasi hindi pa yan tumubo. So, kailangan talaga guys, nagdoble na yung dough niya. So, later guys, titingnan natin pagkatubo na. So, hello guys, ito na siya guys. So, tumubo na guys. So, i-ano lang natin guys. So, ito na siya. So, tingnan nyo guys, ang lambot na. So, tumubo na siya guys. So, aanuhin na natin, ipoform na natin. So, ayan na guys. So, iganon. Yung iba kasi guys, ginaganon nila. Pero nasa inyo naman guys, pwede nyong i-roll lang siya. Yung parang ganon. I-roll nyo lang. So, depende na yan guys kung anong gusto nyong laki sa paghiwa. So, kung hindi naman ibinta, so, hindi na kailangan timbangin. Kasi yung sa akin naman guys, yung tinuturo ko sa akin guys, yung ano lang ba, yung tayo-tayo lang, hindi yung pang-prope. Kasi hindi naman talaga ako prope. So, ganun lang guys. So, ito guys, ito ang, hindi lang to ordinaryong breadcrumbs guys. Yung breadcrumbs guys, nilagyan ko ng powder milk. Para doon sa labas ng tinapay, doon mo maaamoy yung ano, yung kagat ng gatas. 'Di ba yung ibang recipe ko hinahalo? Dito hindi guys, dito ko hinalo sa breadcrumbs. So ganun lang guys. So, pwede lang ganun, pwede nyo lang din bilugin kung nasa inyo guys. Pwede nyong bilugin. So, bibilugin nyo lang guys. Nasa inyo na yan. So, ganun lang guys. So, iikot dito guys. So, paulit-ulit lang yan guys. So, ganun, paulit-ulit. So, hanggang matapos siya. Tapos guys, i-rest nyo yan ng 30 minutes. So, titingnan nyo lang kung dumoble na naman siya. So, as I said before, guys, na pag gumawa talaga kayo ng tinapay, pag pinapatubo nyo, huwag na huwag nyong lulutuin hanggat hindi siya dumoble yung laki. Kasi, hindi talaga yan tutubo. Ang resulta niyan, guys, matigas yan. Okay lang kung kainin kaagad, pero pag hindi yan kainin kaagad, guys, hindi yan ano guys. So, ipapakita ko sa inyo guys yung resulta guys. So, ito na siya guys. Tingnan nyo guys.